Then bago natin siya i-full wave, kaya sumasabog yung mga ilaw nila. So may mga nabasa ko mga comment doon na bakit daw uminit o sumabog yung mga bulb nila after nila pinol wave, kasi hindi naman tinuturo yung battery operated. So dito is step by step yung ituturo ko sa inyo. Okay, good day sa lahat. Again, it's Sir Kenyatron here on YouTube from Turil, Davao City. And ngayon, ang tutorial na gagawin ko, ituturo ko sa inyo is kung paano mag full wave step by step ng Honda Wave 110. So hindi ako familiar or fan ng Honda Wave, but I think ito yung Wave 110R na latest model yata nila. Okay, so wag na tayo patanggalin pa. Napakadali lang to. So unahin muna natin tanggalin yung kanyang mga fairings, and para matanggal natin yung stator, magpatuloy drive tayo at magpalit tayo ng 5 pins regulator. At ituturo ko rin sa inyo kung ano yung model na gagamitin natin sa 5 pins regulator. At hinang, syempre hinang, soldering iron at standard wirings or automotive wire yung ipiprepare nyo. So tara, let's go. Okay, tapos ko na natanggal ang kanyang mga side cover at saka front cover. So since yung motor ito is kagabi pa dito iniwan at malamig na yung kanyang makina, uunahin ko na lang muna tanggalin itong sitter case, then regulator, at ituturo ko din sa inyo yung paano proper battery drive nito. Kasi yung ibang nagtuturo ng full wave sa YouTube, may nakita ako na hindi na nila tinuturo yung battery operated. Kaya mga na sumusunod dun sa video na yon is nagtatanong bakit sumasabog yung kanilang ilaw, kasi kulang yung tutorial nila. So hindi kompleto. So nakasanayan ko dito, pagdating ng customer, pinapalamig ko yung makina, ginagamitan ko ng fan. While pinapalamig namin yung makina, inuuna ko muna yung 5 pins regulator sa pag-install. Ayan, papalitan natin yan ng 5 pins regulator. And then tama-tama, pag malamig na siya yung makina, doon ko na siya binubuksan at i-full wave yung stator. So ngayon, unahin muna natin yung stator kasi kagabi pa naman to dito iniwan. So okay, tatanggalin muna natin to, tsaka itong kanyang shifter, then itong buong stator case niya. So okay, unahin natin to bago sa regulator at battery drive para tapos tayo sa full wave. Let's go. So ito yung voltage niya, stock pa siya. So yung stock regulator, stock pa lahat. So on natin yung motor, kickstart muna natin kasi malamig pa yung makina. Half revolution natin, 14.23. So kahit 14 siya, pero mahina pa rin yung ilaw, minsan sumasabay sa blink. Hindi siya legit na 14. Ang amp niya is mahina, amperahe niya is mahina. Ang voltage niya lang na ni-reading is 14.3. Pero mapapansin nyo, mahina yung horn, mabagal yung pag-push ng starter o yung arangkada ng starter, at yung ilaw niya yung sumasabay sa minor. So mahina ang amperahe doon. So yung full wave natin is papataasin niya lahat with limit. So 14 lang siya lahat, 14.6 with limit ampere, or mataas na amperahe pero hindi siya mag-over or mag-high ampere, kasi meron siyang 5 pins regulator na nagko-control sa high voltage. Yun din ang kagandahan ng full wave. Meron siyang overcharge control. Ini-stable na yung charge. Bawat biga mo, paakyat na may backlight ka sa likod, limit lang yung bigay na charge niya sa battery ng ating motor. So okay, compare natin yan mamaya sa full wave. Dapat makuha natin yung 14.6 or kung ano man yung reading niya. Importante na full wave natin doon yung stator, kasi magkaiba din kasi yung reading ng voltmeter. Minsan mayroong 14.2 max. Yung sa akin is dalawa yung voltmeter sa motor ko, sa dashboard at saka dito sa labas. Ang isa is 14.2 yung sa labas, yung sa loob naman is 14.6 or minsan 14.8. Lalo na pag kunti na lang laman ng battery, mataas talaga reading ng voltmeter, pero mahina yung amperahe natin. So sana na gets niyo yung explanation ko dito. So tara, doon na tayo sa full wave. Okay, yan. So tapos ko na matanggal yung kanyang stator. So ngayon ang gagawin natin, may makikita kayong yellow wire. Yan yung katabi ng white. Ito yung white, din ito yung yellow. Tapos merong ground dito, yung green. May kasama siyang coil or bronze. Ayan. So tatanggalin natin yan. Ito. At itong yellow, tatanggalin natin dyan. At ibagdugtong natin yung dalawang wire na tinanggal natin. So okay, tatanggalin ko muna itong yellow una.
Okay, yan. So, natanggal ko na yung yellow. Yan. So, iinitin nyo siya ng soldering iron at saka yung lock case. Kagatin nyo ng side cutting plier para humiwalay itong lock. At matatanggal na natin itong yellow. So, ngayon gagamit tayo ng automotive wire. Make sure na automotive wire ulit. Yan. Na pure copper para mas matibay. Kagaya ng harness na nilagay dito. So, yan. So, lagay natin siya dito. Hinang natin. Lagay natin ng sinkable tube. Dalawang sinkable tube or kung pwede tatlo para mas makapal. At idudugtong natin dito sa tatanggalin nating copper na yan. So, okay. Pause muna. Okay, ngayon dudugtungan natin itong tinanggal natin na copper galing dito sa ground. Dudugtong natin itong yellow. So, hinangin natin ulit at lagyan natin ng sinkable tube. Okay, ayan. So, lagyan natin ng flashlight para kita. Ito na yung dating coil ng ground. Dito siya nakalagay dati. So, ginawa ko dyan. Iininit ko siya ng soldering iron at pinakagatan ko nitong side cutter. Ayan. Para bumukas yung kanyang lock. So, babalik natin yan mamaya. Ayan. Okay, so ito yung yellow. Connected siya dito sa coil ng dating ground na dito din siya nakatap. So, tinanggal natin. At yung yellow dito nakatap. Tinanggal din natin. At yung tinanggal natin na dalawang wire, ilugtong natin sila sa isa't isa. Ayan. So, lalagyan natin siya ng cable tie ngayon. Alright. So, ayan na siya. Yung mga lock niya dati dito, ay tiklop na natin. Yan, then yung naka-cable tie na yung dalawang wire ng yellow at saka yung sa dating ground. So, make sure yung cable tie natin is high temperature. Hindi naman yan siya masisira o mapuputol yan sa loob. Maliban na lang kung sa sobrang init na ng makina, magkukulay orange na siya. Mapuputol yung cable tie at hindi naman yan ikakasira ng ating flywheel. Yes, okay, ngayon balik na natin siya dito sa ating makina. At proceed na tayo dun sa bago tayo mag-tap na regulator, tuturuan ko muna kayo kung paano mag-battery drive ng headlight para makapagpatakbo tayo ng accessory wire papunta din doon sa regulator para rin na tayo magbalik-balik. So, again, balik natin to, mag-battery drive tayo, and then install natin yung 5-pin regulator. Pause ko lang muna. Okay na, ibalik ko na yung stator. Nalimutan ko palang ipakita sa inyo yung pag-test. Pero goods na yun, pag sinundan yung tutorial natin, wala na siyang ground. So, nagamit na natin yung ground. So, paano malaman kung yung ground natin is wala na? Test natin siya dito sa white. Tusok natin yung test prod. Ayan. Then, yung tester natin kung digital, set nyo siya sa buzzer. Dapat, pag i-connect natin sa ground, wala na siyang buzzer. Hindi siya mag-buzz. Mag-beep. Sa analog naman, set natin siya sa times 1. Test natin yung test prod. Pagpapalo siya sa 0. So kung nalilito kayo sa tester, pag sinundan nyo naman yung tutorial natin, pwede nyo nang hindi siya i-test. Ito is panigurado lang kasi tinanggalan natin yung ground, so wala na dapat siyang ground. Yung white, kahit anong test prod connect natin dito sa white, dyan is black, pwede nyo yung red sa white wire connect natin sa ground, so hindi na gumalaw yung tester ito. Pero pag idikit natin siya sa tester, sa white, sa black, yan, gumalaw siya. So, ibig sabihin, pag gagalaw, meron pa siyang ground or may napunit dun sa coil na tumama yung connection natin. So, dito, wala na. Kahit sa yellow, wala na yan siya. Kasi white at saka yellow, connected lang naman yan sa ginawa natin. Kasi yung buong coil from white, umikot, pabalik sa yellow. Kaya yung white at yellow, isang coil lang yan siya lahat. So, nakakonnect siya ngayon sa yellow. Test natin sa ground, wala na. Pero white at saka yellow, pag i-connect natin, yun. Zero dapat yan siya. Ayan. So, good yung full wave natin. Balik natin siya doon. Okay, dito na tayo sa battery operated. So, likod ng susi. Meron yan siyang black, red na may black wire. Yan yung color coding ng Honda. Yan yung kanyang accessory wire. So, maglalagay tayo ngayon ng automotive wire ulit. So, since mas gusto ko yung mas makapal, yung flat cord yung ginamit ko, hinati ko lang siya. Para mas standard yung wiring natin at hindi basta mapuput-put.
Itong wire na to is papunta dito sa regulator, kasi yung 5 pins natin meron na siyang overcharge control black wire, doon natin siya itatap. Kung mapapansin nyo, meron pa siyang isang wire dito. Ito yung sa switch, naka-install na to dito dati, so inuulit ko lang. Dito yung switch, isang wire na switch, kasi yung switch natin is dalawang wire lang yan. Yung isa dito din natin itatap sa accessory wire, yung nagkakaroon ng supply pag o nasusi. Again, ang kulay nyan sa Honda is black na may red stripe, or red na may black stripe. Ayan, yan yung isang wire. So ngayon, ang isang wire lang switch, ito yung green. Ito na yung papunta sa yellow wire natin para ma-battery drive itong ilaw to. So itong yellow na to na galing doon sa stator, tatanggalin na natin yan kasi direct na yan siya sa 5 pins natin. So ito na yung pinagkabitan niya dati. Ito yung sa harness, ito yung sa lightning natin sa mga ilaw. Dito natin yun itatap yung galing sa switch, yung green na wire kanina, para ma-battery operated natin yung ating taillight at headlight. Ayan. So kung wala kayong switch or hindi nyo na siya lalagyan ng switch, itong wire na to na papunta sa regulator, pwede nyo na siyang i-tap dito sa yellow habang papunta ito sa dun sa 5 pins natin, kung di na kayo maglalagay ng switch. Pero ito is meron siyang switch, hindi na iwan nyo ng switch. So yung isang wire dito sa accessory wire at yung last na wire ng switch papunta dito sa yellow natin na wire para magkaroon ng supply pag on ng susi, at yung switch lang magkocommand para iilaw yung headlight natin. So demo ko siya. Yan, since nakatap naman, on natin yung susi, on natin yung switch. Yun. Ayan. Battery operated na siya. So ma-recommend ko dyan, after yung battery operated, i-lead nyo na yung headlight at saka taillight para mas save sa battery, kasi hindi natin siya pwedeng i-stator drive, masusunog na yung lead natin. So dapat after ma-full wave is i-battery operated natin yung ating mga ilaw, kasi yung iba nagtuturo ng full wave, hindi nila tinuturo yung battery operated, kaya sa sinabi ko na kanina, so masabog yung kanilang mga ilaw. Okay, tapos na tayo dito kumuha ng supply sa accessory wire. Dito na tayo sa last 5 pins regulator. So install na tayo ng 5 pins regulator. Ayusin ko lang muna to dito. Saka dito, ihinang ko lang siya at lagyan ng tape. Alright. Okay, so yan, na-tape na natin. Ito na yung yellow galing sa stator. Papunta yan sa yellow dito sa ating regulator na 5 pins. So ito yung 5 pins natin. Ang model nito is FDX125 or CG125. Ayan, so 5 pins siya. Ang kulay nito is meron siyang yellow, green, ground, red is positive yung sa battery. Ayan, then ito yung black sa accessory wire. Ito yung nagkocontrol sa overcharge. And then itong pink minsan is white. So pink at saka white ito minsan. So okay, ito yung yellow, dito natin siya itatap. Yung yellow galing sa stator, yung pink naman is dito natin itatap sa white. Then yung red ng 5 pins natin dito sa red na may yellow. At saka yung green is dito din sa green. So yung yellow dito is hindi na natin gagamitin. Ayan. So kung yung motor niya is walang switch, mag-battery drive kayo, pwede din natin itap itong galing sa accessory wire dito sa yellow. So since yun dito is meron na siyang switch, kaya yung tinuro ko kanina. Okay, tap tayo dito sa 5 pins regulator. Unahin muna natin yung black wire dito sa accessory wire. Okay, tapos na tayo sa black wire. Next is itong yellow wire. Ayan, iti-tape ko lang muna ito. Then papagapangin natin dito at itap natin sa yellow. Again, itong yellow wire na ito is galing dun sa stator na pinul wave natin kanina. Okay, tap ko lang muna yung yellow. Okay, yung yellow at saka black is natap ko na. Meron na lang tayong tatlo. Dito meron din tayong tatlo. Apat na natira. Yung yellow din na natin gagamitin. So yung next na itatap natin is green sa green. And then yung white naman is a pink. Then red, yellow sa red. Yan, red, yellow is positive. Dito yan siya sa red ng ating 5 pins. So next,
tap natin is green. Okay. Okay, so tapos na yung ating full wave. Arrange na lang yung kulang. So again, yung yellow galing sa stator, tap natin sa yellow ng regulator. Then yung black is dun sa accessory wire, yung pinagapang natin na ito. Ayan. And then yung green is sa green din ng Honda. Yan yung ground. Then yung pink is sa white, yung dating pinagtapan ng stock regulator. Again, itong pink pinsan, white din ito. Kung may mabili kayong white, pwede din yun. Tap nyo lang din sa white. Then yung red, sa Honda naman, itap natin siya sa red na may yellow. So alright, good sa yung ating full wave na ituro ko na din sa inyo yung kung paano siya i-battery drive. Yun yung pinaka-importante din. Then yung mga wire natin, make sure na heavy duty wire yung ating gagamitin para hindi pumalya yung full wave natin. And then ngayon, ilalagay ko siya dito after natin siya mapalot lahat at itetesta natin siya. So alright, pause ko lang muna. Okay, so yan, tapos na natin siyang may full wave. At maraming salamat nga pala sa mga nanonood at nakaabot kayo dito sa video na to. So ngayon, test natin siya. Hindi lang muna ako gagamit ng push button starter. So dito tayo sa kickstart. So kung kanina is 14.2 or 14.3 half revolution yun. So ngayon try natin kung magkano na yung kanyang reading. Half revolution natin. Yun na 14.7, 14.8 agad siya. So ayan, kahit anong piga natin dyan, ayan, naka 14.9 lang siya. So iba-iba yung reading ng mga voltmeter. So depende yan siya sa brand at sa status ng yung battery. So ayan, full wave na siya. Tapos na natin siyang ma-full wave. So again, maraming salamat sa mga nanonood. Ricky Neutron nga pala sa YouTube from Toril Labo City. Sa mga gusto mong pa-follow, dito lang ko sa Prudential. Or maaari nyo lang i-search yung location ko sa Ricky Neutron on Google Map. So, pre-schedule lang tayo dito. So, again, ang follow natin ngayon as of now is 1,000. Labor and materials na po siya. So, again, maraming salamat and pakisubscribe na lang din sa ating YouTube channel at pakilike na lang din ang ating Facebook page, Ricky Tech Project on Facebook, para mas updated kayo sa mga upcoming video tutorial na i-upload, mga mixed content repair or tutorials. Meron din yung mga inventions, kaya tinawag siyang Ricky Neutron. So okay, thanks sa lahat sa mga nanonood at sa mga ka-riders ko yan. Ride safe and God bless sa lahat.